Isang nakakahilakbot na araw sa inyong lahat. Ako pong muli si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ating balikan ang kwento ni Teresita Basa at ang kanyang di umano'y pagmumulto na siyang naging susi upang matuldukan ang kanyang kaso. Tulad ng karamihan sa mga bayaning OFW, isa si Teresita Basa sa mga naghangad na maging maginhawa ang pamumuhay at ito ang nagbunsod sa kanya upang magtrabaho bilang respiratory therapist sa isang ospital sa Illinois. Base sa pagkakakilanlan, itinuturing ng mga kaanak at kaibigan ng mga panahong iyon si Teresita bilang simple kung mamuhay at magaling pang makisama. Dahilan upang maging isang malaking misteryo kung bakit pinaslang sa malagim na paraan si Teresita. Ayon sa saliksik ng Team Haunted History, isang tawag sa telepono ang nag-alerto sa fire department ng nabanggit na lugar dahil sa sunog sa isang residensya doon. Subalit higit sa napaulat na paglamon ng apoy ay matutuklasan pala ang nakakagimbal at kaawa-awang estado nang wala ng buhay na katawan ni Teresita. Ayon sa tala ng mga emergency workers na rumesponde noon, natagpuan ang wala ng saplot na katawan ni Teresita na tinalukmuan pa ng mattress habang nakasaksak pa sa dibdib nito ang isang butcher's knife. Ang naturang mattress ang itinuturong nagsimula ng sunog at pinaniniwalaang basta na lamang iniwan ng suspect ang lugar upang hindi rin makapag-iwan ng kahit na anong bakas sa ginawang krimen. Lumabas sa investigasyon na maaaring pagnanakaw ang motibo ng hindi pa nakikilalang suspect, ngunit hindi isinantabi ang anggulong panggagahasa sapagkat ang bangkay ng biktima ay nagpapakita pa ng mga sugat at pasang maaaring tinamo nito dahil sa sexual assault. Subalit sa mga sandaling iyon ay hindi makumpirma o maitanggi ng otoridad ang mga inisyal na investigasyon. Dahil dito, mas marami pang tanong ang umusbong sa kung sino ang pwedeng maituro na gumawa nito kay Teresita. Isa sa mga nagpahirap sa investigasyon ay ang pag-trace ng mga nawawalang alahas ni Teresita na siyang inaasahan ng pulisya upang makilala ng lubos kung sino ang may kagagawa ng kagimbal-gimbal na krimen. Nang sandaling iyon, tila nawalan din ng pag-asa ang mga kaanak ni Teresita maging ang mga malalapit na kaibigan nito na mabigyan ng hustisya ang kanyang sinapit. Subalit, isa sa kanyang mga katrabaho na nagngangalang Reme Chua ang magiging susi pala sa lahat ng ito. Base sa mga pahayag ni Remy na naikompile pa sa librong Poltergeist, A Classic Study in Destructive Hauntings na isinulat ni Colleen Wilson, lumalabas na ilang beses na nagpakita sa kanyang panaginip si Teresita. Ayon pa kay Remy, makaraang magpakita ang katrabaho sa kanya, nag-umpisa na siyang makakita ng mukha ng isang lalaki sa kanyang panaginip. Dito'y sinubukan ni Remy na i-channel ang espiritu ni Teresita habang kinakausap ang kanyang doktor na asawa. Sa pamamagitan nito, lumabas ang buong detalye kung ano nga ba ang tunay na nangyari nang gabing siya ay mamatay. Sa supernatural na event na ito, inginuso ang ngalan ng isang Alan Showery na siyang huling nagtungo sa apartment ni Teresita. Magpapaayos sana ang biktima ng kanyang nasirang TV set sa suspect, subalit wala sa hinagap na magkakaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang magkatrabaho. Tunay na pagnanakaw ang motibo, subalit nauwi sa pamamaslang at kalaunan ay ang panununog ng tirahan ni Teresita. Lumabas rin sa kanyang pahikipag-ugnayan sa espiritu ng namayapang kaibigan na ang nawawalang alahas na hindi matrace ng pulisya ay ibinigay pala ng sospek sa kanyang common law wife. Ang mga detalyeng narinig ni Dr. Chua ang nagtulak sa kanila upang magtungo agad sa otoridad. Hindi man naniwala ang otoridad sa isinumiting detalye ni Remy, subalit naging balangkas nila ito upang i-follow up ang mga nakuhang impormasyon. Sa paglipas ng mga araw, tila umayon ang tadhana kay Teresita. Natuntun ng mga pulis ang suspect sa krimen at nagkaroon pa ng pagkakataon para kausapin ito.
hanggang sa namataan ng otoridad ang nawawalang alahas ni Teresita. Sa tulong ng pinsan ng biktima, napatunayang kay Teresita nga ang alahas. Subalit, hindi ito naging sapat para makulong ang sospek. Hanggang sa siya na mismo ang umamin sa krimeng kinasangkutan, kasali ang mga ebidensyang magdidiin sa kanya. Ito ang nagbunsod upang kaharapin ng sospek ang 14 na taong pagkakabilanggo dahil sa kasong murder. At inyong natunghayan ang kwento ni Teresita Basa at ang kanyang di umano'y pagmumulto na siyang naging susi upang matuldukan ang kanyang kaso. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, mag-iwan lamang ng komento, pindutin ang subscribe button at notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako po si Red, ang boses sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Hanggang sa muli. Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.